na paano po yan nangyayari? Sir, common yan, di ba? Dun sa mga nagpapanggap na mga scammer. Na ano pong meron? Sir, tatawagan ka halimbawa, hello ma'am, tapos akala mo totoong empleyado ng bangko, totoong empleyado halimbawa ng GCash. Okay? At unti-unti, sir, ikaw po ay nalulure sa kanyang ano po, pakikipag-usap sa kanya. Kasi sir, halos lahat na ng mga personal details mo, alam niya. Yun nga lang, hindi niya makuha basta-basta ang login credentials ng iyo pong digital banking o halimbawa ng iyong GCash. So, habang sir, habang nag-uusap kayo, kinukumbinsi ka niya at ikaw naman dahan-dahang nahuhulog sa kanyang bitag. Na to the point na sir, ano po ang meron? Natanong na niya without you knowing, kung hindi ka mataliktik, kung hindi ka alert sa iyong ginagawa, nakuha na niya ang iyong username, yung iyong email. Na ano po ang username niyo or email? Ikaw naman dahil engaging siyang makipag-usap, sir, bigla kang napabigay. Maya-maya, sir, hinahack na pala yung iyo pong ano. Hinahack na pala yung iyong account. Bakit? Biglang nagpadala sa iyo ng OTP sa cellphone mo. Tapos sabi nung kausap mo, ma'am, nagpadala po diyan ng ano, nang padala po diyan ng OTP, pwede po bang pakisabi sa akin? Kasi aayusin lang po natin yung iyo pong account. Ikaw naman, willing mong ibinigay. So patay na ang iyo pong ano, bank account. Limas ang iyong kaperahan diyan. Oh. Kaya nga ano ang laging paalala ng bangko? Sa email, sa mga text, sa mga tawag, always remember yung mga signals. Kapag nanghihingi na ng mga vital information, emails, lalong-lalo na, username and password, plus, sir, nagpapanggap na meron daw promo, nagpapanggap na may problema daw ang iyong account, hindi mo daw pwedeng i-access yan unless makikipag-usap ka dun sa telemarketer or sa bank representative na makakausap. At kailangan ibigay ang iyong OTP. Ano nga yung OTP na kailangan pag-ingatan sa ating mga transactions online para mag-proceed, di ba? Yung one-time password o one-time PIN or one-time passcode, yung OTP, sir, hindi po kailangang dapat ibigay. Bakit po? Kasi the moment, sir, na yan po ibinigay natin dun sa atin pong mga cyber criminals, magkakaroon na sila ng access. Ibig sabihin, sir, from phishing, makukuha nila lahat ng inyo pong mga details at ito po ang gagamitin nilang pamamaraan para lahat yung iyong mga, sir, money na connected sa digital o kung ano mga picture yan o mga video yan, magkaroon sila dyan ng access. Okay? So, ang phishing in the form of online scam, yung isa sa pinaka, sir, mataas na ano po, na wrongful act na ginagawa dito sa ating bansa. Okay? So take note ha, magkaiba ang phishing, magkaiba ang malware. Malware, again, is composed of the software, application, or program na sir, ginagamit nila para ma-infiltrate. Pero the moment sir, na-infiltrate na yan, sir, yung phishing, yung pamamaraan naman to acquire the information, yun na po ang phishing. Okay, pero both of them, whether malware or phishing, they are toolkits of cyber criminals. Ginagamit nila para sir, mapa-enhance, mapa-further ang tinatawag po nating cybercrime. Okay? So, pasok din ang ating history, pasok din diyan ang ating toolkits, pati yung iba't ibang klase ng toolkits pagdating sa ating cybercrime. Now, pag-usapan natin ang ating Cybercrime Prevention Act of 2012. Sir, bakit nga po 2012? Kasi sir, ito pong Cybercrime Prevention Act nangyari, nag-take effect kailan? Noong taong 2012. So kung titingnan po ninyo yung cybercrime na yan, sir, ano po ang ginawa? Bakit kailangan po bang magkaroon ng cybercrime? Because it is the policy of the law to recognize the vital role of information and communications industry for social and economic development. Lalong-lalo na sa panahon, di ba? Nung nagkaroon ng pandemic, eh sir, wala tayong activity.
Wala tayong activity, yung mga physical activity, kalimitan, lahat naging ano tayo. Biglang online, di ba? Napabili ka ng cellphone, napabili ka ng tablet, napabili ka ng laptop for online study or online lecture or online classes. Eh sir, hindi lang dun ginamit mo yan eh. For sure, sir, ang iyong cellphone ginamit mo saan? Sa Lazada or Shopee or sa Shein. Shein ba yun or Shein? Sir, kasi sir, ang atin pong ano ngayon, ang trend is parang kumbaga nagiging cashless. So ang ating commerce, ang ating pong business transactions, kalimitan, nung lalong-lalo na nag-pandemic, ayaw natin ng mga physical, di ba? O transfer-transfer na lang. Dahil dyan, ano nangyari sa GCash and sa Paymaya? O dun sa mga platform na pwede tayong magbayad, biglang nag-boom, di ba? Tapos ang social media usage natin, lalong tumaas. E kasama di ba ang Pilipinas sa mga top countries na gumagamit ng iba't ibang mga social media accounts, lalong-lalo ng Facebook, Twitter, tsaka TikTok. Diba? So, sir, meron po bang effect yan? Yes. So, yung mga may opisina, biglang nag-shift sa online, kasi sir, ang market nila bigla, nasa online world na. So, does it contribute sa social and economic development ng isang bansa? Yes. Now, eh, syempre, hindi naman po pwedeng, sir, hindi natin pag-iingatan yan. So, ginawa ang Cybercrime Prevention Act or 10175 to attain free, easy, intelligible. And syempre, ilagay natin dyan, sir, kailangan safe ang exchange of what? Information or delivery of information. Kasi sir, akala natin simple-simple lang na mag-encode tayo ng ating password or mag-encode tayo ng ating username. Akala natin ganun lang kasimple. Sir, hindi. Because once you are now connected to the online world, sir, you are now letting yourself to be seen by others even if it is through digital communication. O, kaya mo nga ako nakikita ngayon eh. Kahit hindi tayo magkasama, di ba? O, dahil sa digital connectivity na meron tayo. Pero sir, itong Zoom, nung unang naging pamoso, hindi to ganito ka-secure eh. Kasi hindi rin naman akalain nung developer ng Zoom na bigla siyang magbo-boom. Di ba? So sir, dati kung sino-sino rin ang nakakahack kapag merong ganito mga online discussions na nangyayari. So sir, kailangan ng exchange of information and delivery of information. Hindi po basta-basta ma-access ng kahit sinong tao na hindi kasama dun sa transaction. So kaya nabuo din ng RA 10175 to promote and to attain free, easy, intelligible, and safe access to exchange and deliver information. Okay? Number 3, to protect and safeguard the integrity of computer and communication systems, networks, and databases. So malamang, sir, kasi anong sabi natin? Once na ang isang personal information, data, or sensitive information is now passed from one person to another, sir, wala ka ng ligtas. Di ba? Nahack ko yung Facebook mo. Alam ko na yung mga kabulastugang pinaggagawa mo dyan. So anong gagawin mo? Makikiusap ka, di ba? O kaya gagawa ka ng paraan para mapalitan yung mga password. Eh sir, paano kung inunahan na kita? O di wala ka na magagawa. So, gagawa ka na lang ng bagong account, tapos sasabihin mo, the previous account was already hacked. Diba? The previous account, paki-report po kasi na-hack na. Hindi mo na kasi ma-access. Oh. So, ano ang common na security na pinapagawa sa'yo, halimbawa ng Facebook or ng Google? Kailangan, sir, knowledgeable kayo sa tinatawag natin, at least ha, sa two-factor authentication. Familiar ba kayo dyan? Sa two-factor authentication. Ginagawa po ba ninyo yan bilang, kumbaga at least yung bare minimum, yung pinaka, sir, kaya nating kontrolin. Na kapag hinahack, halimbawa, ng isang tao, ang akin pong Facebook account, sir, may magpo-prompt sa akin pong main device na nakalagin yung aking Facebook.
So kapag sir, hindi authorized yung access at may sabi ng Facebook, may nag-a-access sa iyong account, ikaw ba yan? May nag-a-access sa iyong account, ikaw ba yung nag-access dyan or nagpapalit ng password? Kapag sinabi mong no, matik, madi-disconnect yung nag-a-access na yan doon sa iyong account or doon sa user interface connected sa Facebook. Kasi hindi pala ikaw yan eh. So at least, di ba? Kung ganyan, protected tayo. Okay? So ganun din sa Google, di ba? May magte-text sa'yo, o sa iyong email, may magsesend sa'yo ng message, at kailangan mong i-encode yung code na yan or gagamit tayo ng isang app as verifier. Merong app na ganyan. App Authenticator. Meron yan sa Google. I-search po ninyo para pangalagaan yung atin po mga account sa Facebook. Okay? So, at least gumamit tayo ng mga two-factor authentication na yan or laging connected saan? Sa email na tayo lang ang may alam ng password or sa atin po mga cellphone. Halimbawa, ang cellphone kailangan, hindi smartphone. Kung maaari, ang cellphone na paggagamitan ninyo. Okay? Ang cellphone na paggagamitan ninyo, yung mga di-keypad na hindi connected sa internet, yung mga lumang Nokia phones or Samsung phones, na sir, hindi po smartphone, na hindi kayang i-connect. Bakit? Kasi kung hindi kayang i-connect yan basa-basa sa internet, mahihirapan na magkaroon sila ng access. So dapat, dun mo ipapadala sa number na yun. Diba? Dun mo ipapadala sa number na yun, yung mga code, para ikaw lang ang kailangan magkaroon po ng access at hindi po ma-obtain ng ibang tao. Yes, mga 3310 na yan. Na sir, kapag ipagbagsak mo, diba, lalong-lalo na yung 3310 na yan, sir, yung sahig pa ang masisira sa sobrang tibay. Diba? Ikaw na ang magsasawa. Bakit? Napakadagal pong malobat. At anong gagawin mo noong mga unang panahon? Sir, maglalaro ka na lang ng snake magdamag para maglobat yung cellphone mo. Pero sir, kung hindi mo po yan gagalawin, kung tawag or cellphone lang yan, sir, na text, ang tagal po niyang maglobat, siguro mahina na yung tatlong araw bago po yan maglobat at madrain ang battery. Ba? O yan, yung mga space impact, tsaka yung bantumi, kung inyong natatandaan. Ba? So, gamit yung mga ganong klase ng cellphone, at least protected tayo, dun ipapadala yung code, hindi basa-basa magkakaroon ng access dyan ng ibang tao. Okay? So para pangalagaan, tayo din mismo bilang mga users, kailangan pag-ingatan yung atin pong sariling mga computer gadgets or computer systems. Okay? Now, ano po ang mga terms na ginagamit po sa atin pong RA10175? Okay? Ano po ang mga terms na ginagamit sa atin pong RA10175? Number one, yung tinatawag po natin computer data. Okay? O kapag sinabi po natin computer data, it refers to any representation of fact, information, or concept na pwede pong i-process ng isang computer system. So, nandyan yung ating mga pwedeng picture, di ba? Yung mga video, yung mga program na pwede nating i-incorporate saan? Sa ating mga local computer system or pwedeng makita through online. Now, ang isang computer data, hindi posibleng magamit, hindi posibleng makita, hindi posibleng ma-visualize without the use of a computer program. So mag-i-encode ako, halimbawa, magta-type ako sa'yo. Masasabihin ko dyan, halimbawa, ulitin ko lang, halimbawa, cellphone, tatype ko yan, paano mo nabasa? Because we are under a particular program through the use of Zoom. And the Zoom is connected online, which is part of a computer system. So the computer program processes the data. The computer program is a set of instruction. Okay? So napoproseso ngayon yung aking itinype sa pamamagitan ng ng keyboard na magpoproduce ng mga algorithm at sa pagbasa ng computer program kapag tinype ko ang C, E, L, L, P, H, O, N, E.
Nakikita mo ngayon ang kabuuan yan dyan sa ating chat box. E sir, paano kung wala tayong computer program? Wala yung Zoom, for example. Posible mo po bang mabasa yung aking tinipe ko dyan? Hindi po. Diba? Kasi wala pong instruction na magsasabi dun sa ating system eh. E sir, posible yan saan? Na paggamit ng isang computer. Okay? So gaya ng sinabi natin kanina ha, ang isang computer is a set of what? It refers or it may refer to what? Isang electronic, magnetic, optical, electrochemical, or other data processing communication device. So kung titingnan mo po, from the definition na ibinigay dyan, sir, kasama po ba ang isang simpleng cellphone? Yes. Even yung 3310 can be considered a gadget na pwedeng magamit sa paggawa ng isang cybercrime. So, electronic kasi ang 3310, magnetic, optical, electrochemical na nagpa-process ng tawag natin, nagpa-process ng ating mga chat or ng ating mga text. So, ibig sabihin, sir, computer din po pala pati yung atin po ano? Computer din po pala yung ating mga lumang phones. Yes, because they are machines capable of data processing. Okay? At ang machine na yan, sir, hindi lang po basta-basta nagpa-process. Ano pa ang ginagawa? Storage facility. Ang machine na yan, hindi po basta-basta nagpa-process. It is considered as well as a communication facility. Okay? So kung titingnan mo po sa enumeration ng ating definition, the word computer includes sa hindi lang limited dyan. It may include mobile phone, smartphones, computer networks, and other devices which may be connected to the internet. Eh sir, yung 3310, hindi naman po siya connected to the internet. Yes, pero kung titingnan mo, it has a data processing capability. Yung 3310, it may be considered as what? Communication device. It may also be considered as a storage device. Oh, sir, kahit hindi siya connected sa internet. Because ang nakakonect daw sa internet, pwedeng ibang device, gaya ng computer network, pwedeng smartphone. Eh, binanggit niya mismo eh, mga mobile phones. So ano yan? Kahit anong cellphone na pwede nating dalhin as a communication facility. Okay? So, computer po ba silang lahat dyan? Yes. At hindi lamang tayo limited sa computer na visualize natin na laptop, desktop, okay, tablet. Okay? So, next. We also have the computer system.